may mga nagtatanong po kung saan ako nagpa-practice. So I decided to have this video shot outside my clinic this time. Nasa likuran ko po ngayon ang pinagmamalaki namin dito sa Baler Aurora, ang Sabang Beach, ang birthplace of surfing in the Philippines. Anyway, tatalakayin ko po ngayon ang isa sa pinaka-disabling at pinaka-delikadong sakit, ang stroke. Ang stroke o tinatawag ding atake sa utak ay nangyayari kapag nawalan ng daloy ng dugo papunta sa isang bahagi ng utak. Dalawa ang posibleng dahilan nito. So una, maaaring may namuong dugo o blood clot na siyang bumabara sa utak kaya hindi makadaloy ang dugo. Ang tawag sa klase ng stroke na ito ay infarction o ischemic stroke. Ang pangalawang dahilan ay maaaring pumutok ang ugat kaya naman mapuputol ang daloy ng dugo at sa halip ay kakalat ito sa isang bahagi ng utak. Ang tawag sa klase ng stroke na ito ay hemorrhagic stroke. Ang pag-function ng ating utak ay nakadepende sa oxygen at glucose na siyang dinadala ng dugo. Ito ang nagsisilbing pagkain ng ating brain cells na tinatawag na neurons. Sa loob lamang ng 5 minutong walang oxygen at glucose, titigil na sa pag-function ang mga neurons. Kapag hindi kaagad na ibalik ang daloy ng dugo, mamamatay ang mga neurons at mauuwi sa permanent brain damage. Ayon sa pag-aaral, ang average human brain ay nagtataglay ng 130 billion na neurons. At sa bawat minutong lumilipas na kulang o walang dugong pumupunta sa brain, may 1.9 milyong neurons ang namamatay. Kaya naman, kung isang oras nang na-stroke ang pasyente at hindi pa siya dinadala sa ospital, aabot ng 120 milyong neurons ang mamamatay. Para siyang tumatanda ng 3.6 years kada oras na lumilipas o tinatawag na accelerated aging per hour. Kaya dapat ay ma-recognize kaagad ng mga kamag-anak o kung sino man ang kasama ng pasyente kung siya ay may mga sinyales ng stroke at agad na isugod sa pinakamalapit na ospital. Ang rekomendasyon nga ay dapat di lalagpas ng 3 oras bago dumating ang pasyente sa ospital. So, ano-ano ang mga sinyales ng stroke? Para madaling matandaan, may 6 na signs at ito ay may mnemonic na BFAST. This stands for Balance, Eyes, Face, Arms, Speech, and Time. Kailangan ang senyales ay sudden o biglaan lamang na nangyari sa pasyente. Isa-isahin po nating pag-aralan. So, ang una ay B, which stands for Balance. Kung nawawalan ng balanse ang pasyente, halimbawa, parang matutumba kung tatayo, o kaya naman ay hindi makalakad ng tubig at nahihilo kung gumagalaw. So, ito ay maaaring senyales ng stroke. Pangalawa ay E, which stands for Eyes. Kung biglang nanlabo ang paningin sa isa o parehas na mata, o kaya naman ay nagdodoble ang paningin, o pwede din kung hindi na makakita sa paligid o tinatawag na loss of peripheral vision. Pangatlo ay F, which stands for Face. Pangitiin ang pasyente at pagmasdan kung tumatabingi ang isang bahagi ng mukha. Sabihan ng pasyente na ilabas ang dila at tingnan kung nasa gitna o pointing to one side ang dila. Ang pang-apat ay A, which stands for Arms. Kung nanghihina o namamanhid ang isang side ng braso o hita, sabihan ng pasyenteng itaas ang parehong braso at tingnan kung ang isa ay hindi maitaas o kung may taas man ay unti-unti ding bumabagsak.
Kung nakahiga naman ang pasyente, pwede din naman ipataas ang parehong kita at tingnan kung sabay itong maitaas o mas mahina ang isang side. Ang panglima ay S, which stands for speech. Kung mahirap maintindihan ang pananalita o kaya naman nauutal o nabubulol ang pasyente, magsabi rin ng isang pangungusap at ipaulit itong sabihin sa pasyente. At ang last, pang-aning ay T, which stands for time. Huwag mag-aksaya ng oras. Kung meron ng mga sinyales na ito, tumawag ng tulong o ambulansa at idala agad ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Tandaan din ang oras kung kailan unang nasaksihan ang mga sinyales na ito. Importante itong sabihin sa doktor na titingin sa pasyente pagdating sa emergency. Ano-ano ang mga dahilan ng stroke? Well, may 10 posibleng risk factors for stroke. So, number 1, hypertension. Ang mataas na blood pressure ang numero 1 dahilan ng stroke. Kaya dapat panatilihing mas mababa sa 130 over 90 millimeters mercury ang blood pressure. Number 2, smoking. Ang nicotine sa sigarilyo ay maaaring magdulot ng high blood at pagkasira ng mga maliliit na ugat sa utak. Pinapalakot din ito ang dugo na siyang nagpapataas ng tsansa magkaroon ng blood clot at mauwi sa infarction. Ang carbon monoxide din sa sigarilyo ay nagpapababa ng oxygen level sa ating utak. Number 3, risk factor, heart disease. Especially mga problema sa valvula ng puso o valvular heart disease o pagiging irregular ng tibok ng puso o atrial fibrillation. Number 4, diabetes. Katulad ng paninigarilyo, dinadamage din ng diabetes ang mga ugat sa utak. Number 5, medication. Ang mga ilang klase ng gamot na nakakadagdag ng tsansa ng stroke, katulad ng pills o hormonal therapy sa mga babae. Ang antiplatelet din katulad ng aspirin at clopidogrel ay maaaring makapagpalala ng hemorrhagic stroke dahil sa pagiging blood thinners ng mga ito. Number 6, weight and exercise. Ang pagiging overweight o obese at kawalan ng tamang ehersisyo ay risk factor din for stroke. Number 7, age. The older, the higher the chance. At karaniwan, nagsisimula ito sa edad na 55 years old. Pero lahat ng age group ay pwedeng magka-stroke kahit ang mga bata. Number 8, family. Maaaring mamana ang ilang genetic disorders na pwedeng magpataas ng tsansa ng stroke. Number 9, gender. Ang mga lalaki ay may mas maagang nagkakaroon ng stroke, samantalang ang mga babae ay karaniwang nagkaka-stroke pag matanda na. And last, race. Sa mga lahi, ang mga African Americans ang sinasabing may mas mataas na tsansa ng stroke. So, paano kung gusto naman nating malaman ang tsansa ng stroke sa loob ng 10 years? Well, may scoring system na kailangan lang sagutan. Ito ang tinatawag na Framingham Stroke Risk Score. Ito ay may 7 criteria na kailangan lang lagyan ng points at pagkatapos ay iaad lamang. Magkaiba ang scoring system sa babae at sa lalaki. So, ito po ang scoring system for men. At ito naman po ang scoring system for women. So, subukan po nating i-compute ang for men. So, number 1 criterion, age. Halimbawa, ang pasyente natin ay 60 years old. Meron siyang 2 points. Number 2, kung ang pasyente natin ay may systolic blood pressure na 140 at hindi nag-maintain ng gamot, meron siyang additional na 4 points. Number 3,
kung siya ay may diabetes, additional 2 points. Number 4, kung siya ay naninigarilyo, additional 3 points. Number 5, kung may sakit sa puso o cardiovascular disease, additional 4 points. And number 6, kung may irregular na tibok ng puso o atrial fibrillation, additional 4 points. And last, number 7, kung may heart enlargement, additional 5 points. So, for this particular case, ang total score ng pasyente ay 24. At base dito sa percentage probability, ang score na 24 ay may katumbas na 57% chance na magkaroon ng stroke sa loob ng 10 taon. So, how to prevent stroke? Well, na-discuss na po natin kanina ang 10 risk factors. At marami sa mga ito ay modifiable, katulad ng hypertension, diabetes, smoking, heart disease. Ibig sabihin ay pwedeng ma-prevent kung healthy lifestyle lamang ang ating paigirani. Katulad ng pag-iwas sa mga maalat at matatabang pagkain, pag-iwas sa mga processed or canned goods, regular na pag-ehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang o BMI, hindi paninigarilyo at pag-iwas sa alak. So, ito po ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa sakit na stroke. Please like and subscribe to my YouTube, TikTok, and Facebook page, and please feel free to share this video. Thank you!